So, akong bali maglaba. Pero siya ang naglabag yun kaayo. Ako ang wala. Kaya gisumbong ko sa ako ang mora. Kaya siya ang naglaba. Ako nandun lang. Tumutulong-tulong din ako. May dumating na blessing. Yan. Ang pukos. Si Lolo Rick ang agang pinakape at pinakain ng pan ni Chris. So, ayun. Magpapa. Ay, bigyan ko ng pagkain kay Lolo Rick. Bigyan ko si Lolo Rick ng pagkain. Alam mo kung nagre-reklamo na yan siya kasi malagi daw noodles ang ulam namin. Eh, wala talaga kami magawa. Kahapon, kagabi na, binigyan lang kami ng ulam ng amo. Eh, nakaulam kami ng isda. Pati siya na din, nakaulam ng isda. Ngayong umaga, wala kaming ulam. Kasi Lolo Rick, pakainan ko ng noodles. Nagreklamo na yan siya. Huwag ka nang magreklamo. Kasi, hirap lang buhay natin ngayon sa kanya. Kasi siya kasi, wala nang pera man. Anong kinakain namin, anong kinikita namin ngayon, yun din ang kinakain niya kasi wala, kami ang nag-ano ng kanyang pagkain ngayon kasi nagbigay man yung mga ano niya nung December pero ubos na, wala na. So ngayon, kami amin itong mga ano, mga pagkain niya, kinakain amin, sa amin ito galing. So sabi ko sa kanya, huwag siyang magreklamo kasi ako may sakit na nga ako sa kakatrabaho para maibigas kami, kami dalawa ni Chris. Nagluto ako ng isang noodles, medya kami, half ang akin, half sa kanya, kasi walang ulam. Huwag kaya magreklamo kagabi, nagreklamo na naman kasi kagabi alas 7 na nabigyan ng pagkain, gusto niya alas 5. Alas 7 na kasi naghahanap pa si Chris ng pang ano ba, uwi lang prituhin kong isda, ingrediente. Naghanap pa si Chris na, suppose si Chris na uwi, alas 7 na, si 7 na ako nagluluto. Galit na naman siya, pinagmumura niya si Dudong kagabi. Nagsumbong sa akin ang anak ko. So yung anak ko, ayaw na sa kanya magbigyan ng pagkain doon. Kaso pinagalitan, papagalitan ko lang para bigyan niya doon. Kasi pag ako pang magbibigay doon, kung andito nang laman sila, pagod na ako. So, siya, pag nandito siya, siya ang magbibigay or si Chris. Kasi gusto ko din magpahinga minsan. Kasi may ano rin ako ba, nararamdaman sa katawan. So, ayan. Maging thankful na lang sana ba sa mga taong andyan sa paligid mo, andyan mga taong nasa yung mga taong andyan sa tabi mo na tumutulong sa'yo. Maging thankful na lang sana ba, hindi yung magagalit pa, imbis na magpasalamat eh, kasi nahirapan nga yung mga kasamahan mo sa mga ganito, sa paghahanap ng pagkain nyo, sa pagtatrabaho. Maging thankful na lang kasi binibigyan nga ng pagkain pero galit pa. So, ayun na, nabigyan ko na. Pag ganito, okay naman siya. Pero minsan, magagalit yan sa akin. Pero, pinagsasabihan ko yan siya, hindi na talaga siya nagmumura. Pero pag kay Dudong talaga, minumura niya ang anak ko pag pumunta doon, nagbibigyan ng pagkain na late, or ayaw niya ng ulam, ganun. So, ayun siya, kumakain. Ayun, kumakain yan. Ayan si Chris, ha? Ayan si Chris, nagwawalis. So, wala akong trabaho ngayon sa trabaho, pero pupunta ko mamaya dahil sa mga aso. Yun lang. May music ng malakas kapitbahay ko. Baka makapirate ako. Bising sa aso. Tingnan nyo. Pa-smile-smile lang ko ngayon, pero alam nyo, kahapon talaga. Siguro naumay na kayo sa kwento ko, pero kahapon, grabe yung palpitation ko sa trabaho. Parang
gusto ko nang umuwi agad-agad. Isang washing pa lang, hindi pa natatapos yung isang washing namin. Gusto ko nang umuwi, hindi ko na talaga kaya doon. Parang nagpalpitate po ako doon. Before ako pumunta doon, masama na po ang aking sikmura dahil sa kinakain kong talong. So, pumunta pa rin ako. Pagdating ko doon, si Chris, hindi pa sumunod agad. Pagsunod niya, grabe na yung palpitations ko. Gusto ko lang umuwi. Gusto ko lang umuwi as in talaga. Kasi, yung... Ganito kasi pag atake ang ano ko, yung sikmura, tapos susunod yung nervous or anxiety. Parang, gusto ko hindi ako mapapakali. Gusto ko nang umuwi agad-agad. Nagagalit niya ako kay Chris kahapon dahil hindi niya dinala yung motor. Kasi ayaw ko maglakad. Kasi yung palpitation ko, sobrang natatakot na ako. Feeling ko, atakihin ako sa puso. Feeling ko natin... Hindi naman ito bago sa akin, pero minsan talaga pag atake siya, wala talaga akong magawa, parang wala akong choice, parang alam ko naman, pero pag atake siya, nagpapanik talaga ako agad, parang sobrang takot na takot ako. So mabuti na lang si Chris, alam niya akong i-control, sabi niya umupo ka, huwag kang gagalaw, huwag kang babalik-balik, umupo ka lang. So umupo lang din ako, tapos mga 13 minutes umuwi na naman ako ng konti. So nagtrabaho na ako, naglaba na kami, nalinis na. So yun, so natapos namin ang matagumpay yung katrabaho ko kahapon. Pero grabe ba yung ganito bang pakiramdam, yung atakihin ka ng ganyan, parang ay, para gusto ko lang naman maging normal, gusto ko lang magtrabaho ng matiwasay na hindi atakihin ng ganito. So pag masakit ang dibdib ko, ayun naman, nag-iisip na naman ako pag nangangalay yung kamay ko, yung left hand ko, kasi nakikita mo sa mga doktor, sa mga video na ganun daw ang sa heart pag gusto kang atakihin. Anak ng kapitbahay ko. So ayun, makulit si makulit. So naiisip na naman ako pag mas sumakit. Ayun, kapitbahay ko, ang lakas ng music. Parang Celine Dion. So magka-copyright ako, guys. Hanggang dito na lang ang aking video muna. Thank you for mamaya ulit. Ayan. Umaga ko ngayon, hindi ako sinasikmura. Okay ako. Thank you, Lord. Sobrang thank you, Lord. So ang umaga namin ay makulimlim. Hindi sumisirip si Haring Araw. At busy sila sa pagre-rake. Kasi ang dami talagang puno. Ang dami ding basura. Yan, basura. Yan. Ay, si Sul! Ay, si Chuchay! So, magsusunog si Klang Chris. Ito na yung basura, oh. Yung mga dahon. So, ayun. Magsusunog sila na mga basura. Ayan, napakadami. Raming kahoy kasi, guys. Alam nyo na. Yan. Everywhere is kahoy. Ayan. Na? Di mo raman siya kung albular yung hilaw. Ang buhot ni mo, Chris. Ayan. Pabunta sa bahay ang usok. Ayan. Nagsusunog talaga sila. Ako ay hindi sumama sa pagsusunog ng mga basura. Ayan. Andun sa likod nagwawalis. So, ngayon nga umaga, hindi niya ako pinapagawa ng mga bagay-bagay. Pinagpahinga niya ako simula kahapon ng hapon. Siya ang gumagawa. Yun. Sobrang salamat lang din kasi alam niya akong pagpasensyahan. Wala din siyang bisyo. Hindi siya umiinom, hindi siya nagsisigarilyo. So, mga manok lang meron siya pero hindi naman siya nagsusugal. Yung mga manok niya, pinapa-arkila niya kung may maggustong magsabong, pinapa-arkila. Or binibenta niya, binibenta lang niya, wala. Kaya sila kasi nagsasabong kasi wala naman kaming pera pang sabong, magastos yun. Sa bigas pa lang nga, kami, kapos. So, ayun.
sobrang thankful lang talaga ako kasi sobrang pasensya niya sa akin. Grabe talaga din yung napaka pasensyoso niya sa akin, sobrang.